Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po ang Komentaryong Pinas. Nandito tayo upang pag-usapan ang isang napakahalagang topic sa araw na ito. Ano ito? Ito ang pagtalakay natin sa 5 technologically advanced data source South Korean government used in order to successfully trace COVID-19 positive persons. Napakahaba ng title ng ating talakayan ngayong araw. Pero ang ibig sabihin nito ay ito yung mga paraan na ginamit ng South Korea para malaman kung sino-sino ang mga tao na posibleng positive sa COVID-19. Bakit napakahalaga itong paraan na ito? Mahalaga ito kasi ang South Korea ay kaiba sa ibang mga bansa, no, sa paggamit ng estratehiya paano harapin ang COVID-19 pandemic. So anong kaibahan na ginamit ng South Korea? Instead na magpatupad siya ng mga lockdown, ng mga strict checkpoints, pagsara ng mga syudad, hindi niya ginawa ito. So ano ang ginawa niya? Ito yung masusing pagsunod, no? Paghanap sa mga tao na pwedeng positive sa COVID-19. Ano-ano yung mga teknolohiya na ginamit ng South Korean government para alamin o hanapin yung mga tao na posibleng positibo sa COVID-19? Unang teknolohiya na ginamit nila ay yung cellphone or mobile phone. Ang South Korean government ay ginamit itong gadget na ito upang alamin kung kailan ginamit ng isang tao yung kanyang mobile phone at sa kaparehong oras na yon at lugar, sino-sino yung mga tao na gumamit din ng kanilang cellphone sa oras na yon. Basis sa data na yon, malalaman nila sino yung mga tao na malapit doon sa tao na nagpositibo sa COVID-19. At base doon, malalaman nila kung sino-sino yung mga tao na ititest nila at kailangan nilang gamutin. Maliban sa paggamit, no, ng cellphone, ano pa ang ginamit ng South Korean government? So ginamit din niya yung mga closed circuit video footage. Alam niyo naman sa South Korea napakarami, okay? Napakarami yung mga closed circuit video cameras, no, sa buong South Korea. So ginamit ito ng South Korean government para identify kung saan ang location. Pag may na-identify ng isang tao na positibo sa COVID-19, ma-identify niya ngayon saan-saan siya nagpunta. Ngayon, sa pagpunta niya sa lugar na to, sino yung nakasalamuhan niya? So instead na itanong lang ng gobyerno, tanungin lang, o sino nakasalamuha mo? Hindi niya gagawin yun. Anong gagawin niya? Titingnan niya yung mga video footage at aalamin niya kung sino-sino yung mga tao na nakasalamuha mo na posibleng magkaroon din ng positibong o magkaroon din ng o mahawa din sa COVID-19. Ano pa? Yung tinatawag nating credit card transactions at saka yung mga bank transactions. So malalaman, no, ng gobyerno, base sa paggamit ng teknolohiya, malalaman niya kailan mo ginamit yung credit card na yon, oras, saang lugar, anong tindahan. Okay? Ngayon, gustong malaman ng gobyerno doon sa tindahan na yun, sino-sino yung mga tao na nakasalamuha mo? Aalamin niya ngayon, so credit card transactions, kung sino ang nagtransact doon sa tindahan na yun at a specific time. So from that, malalaman nila sino yung mga tao na posibleng nakasalamuha mo at posibleng nahawaan mo ng sakit. Okay, sunod.
ay yung paggamit ng gobyerno ng transit pass records. Ano ba yung transit pass records? So ito yung ginagamit no ng mga South Koreans para makuha nila yung serbisyo ng kanilang public transport. So meron isa sa mga transit pass na to ang tinatawag nating deferred payment card. So ito yung mga credit card na kung saan directly charged doon yung paggamit mo ng public transport. So base doon sa credit card record mo na ginamit mo doon sa transit pass, no, ginagamit mo para singilin ka doon sa transit pass mo, malalaman ngayon kung kailan mo ginamit ito at kung saan. So the same doon sa mga nabanggit natin, for example sa credit card, malalaman ngayon saan ka pumunta. At kung nung time na pumunta ka doon, sino-sino yung mga tao na posibleng pumunta din doon. Ang huling data na kinuha ng Korean government para alamin kung sino ang posibleng mga tao na nahawa sa COVID-19 virus ay yung mga tinatawag nating prescription and medical records. Paano nila kinukuha ito? Unang paraan para makuha nila itong mga record na ito ay inalam nila, no? Kung sino-sino yung mga tao na gumamit ng kanilang medical insurance. Okay? Pag-check up ka, pumunta ka sa hospital, chinarge mo sa iyong medical insurance, yung bill mo doon, malalaman yun ng Korean government. Saang hospital ka nagpunta, anong oras, sinong doktor ang pinuntahan mo, anong clinic. Sa kaparehong oras na yun, sino-sino din yung mga tao na gumamit ng kanilang mga medical insurance. Base dun sa data na yun, alamin nila kung sino-sino yung mga tao na pwedeng nakasalamuha mo at pwedeng nahawa mo sa virus na COVID-19. So yun po ang mga mahalagang data na kinuha ng mga iba't ibang paraan na ng teknolohiya na ginamit ng South Korean government. Napakahalaga ito na paraan kasi pwede itong tingnan no na iba ding ng iba't ibang mga bansa, lalo na yung mga industrialized countries, na instead of strictly closing down their borders, okay, yung city borders nila, yung kanilang provincial borders, pwede lang gamitin itong pagte-trace na ito. Although may mga legal na question din nito na pwede nating matalakay sa ibang mga panahon. So, dito lang po magtatapos ang ating talakayan. Ito po si Komentaryong Pinas at sana may natutunan kayo sa tinalakay natin sa araw na ito.